Okay, good day. Another episode sa Kirby Moto Vlog YouTube channel. Today's video, meron tayong i-review na CF Moto 450 SR. SRP, 299,900 pesos. Pinakamababang down payment nito is 20% based on SRP. Available to sa cash and financing. Pwede tayo mag-online application through Facebook page na Kirby Moto Vlog. Viber number 0995-728-0654. Globe number din rin po yan. Kung may mga tanong po kayo, pwede nyo po kayo text dyan or tawag po. Andito tayo ngayon sa S-Lex. Okay naman, suabe. Maganda yung aerodynamic nito ni 450 SR. Suabe naman, solid. Pag malakas yung hangin, hindi ko naman nararamdaman yung init. Medyo mainit lang yung makina nito, lalo pag traffic o yung singaw, kasi hindi siya open. Hindi kasi siya naked bike, sports type. May mga flaring siya. Siguro kaya mas mainit yung singaw kasi bumabara yung kailangan niya ilabas na hangin o yung init. Pag nabubukas yung radiator pan, mas mainit. Exit tayo ng Bikutan exit. Buti may mga cash pa rin, no, sa toll gate. Kasi sabi nila wala ng cash. Mahaba nga lang pila pag cash. Mahirap sa pag nakamotor, pumipila eh, ang init. Mas mainit. Yung iba kasi hindi nagpapasingit. Yung ibang ano, mga truck, yun, nagpapasingit yun. Pero yung mga private car yun, minsan hindi nagpapasingit. Yung iba naman nagpapasingit. Siguro may mga motor din sila, naramdaman nila yung feeling na naiipit sa traffic yung nakamotor. Bale, may available na ibang kulay to. Ang dala ko ngayon is white black. Meron ding kulay to na isa na black gray. Yan, dalawang kulay lang to. Iba ba yung ano, 450 SRS ba yun? Yung ilalabas na bago ni CF Moto, wala pa sa Philippines, na single swim arm. Ito dual pa rin siya. May transmission to na 6-speed. Ayan, 1 down, 5 up. May man nagtatanong kung may quick shifter to o pwedeng lagyan. Alam ko may nabasa ako sa safemotoglobal.com, pwedeng optional yung quick shifter. Kasi ginawa nga tong unit na to pang truck. Pa-sisiksa tayo kasi punta tayo ng ano, Rizal. Ayan, medyo traffic pero madali naman isingit. Ayan, may lubak. Okay naman yung suspension ni 450 SR. Tinupi ko lang yung ano, side mirror kasi mahirap sumingit. Medyo malapad, lampas kasi sa bar end yung side mirror. Ito yung mga technique pag sa sports. Yung iba pinapalitan nga yan eh, na mas maikli. Pero sayang yung signal light kasi maganda. Kasi yung signal light nando sa side mirror. Design ng 450 SR sports type, aggressive yung manibela kaya, kasi para mas madaling iliko, yan yung advantage yan, kaya bakit nakasub-sub yung handlebar. Yan, parang may force dito o may ngalay. Yan, masakit konti. Pero depende siguro, sana yan lang. Yan, Ninja 650 oh. Mas mataas yung manibela niyan kasi yung Ninja 650 parang touring kasi yan eh. Sports touring. Ito kasi super sports ang style ng 450 SR, katulad ng mga CX4RR, Ninja 400 yan. Pero yung Ninja 400 medyo mataas pa yung manibela, pero aggressive pa rin yan konti. Nakikita dito sa panel yung temperature, yan, auto. Bale, nakapatay yung panel ngayon para baka kasi mabash tayo over speeding. Yan, RPM, oras dito, gear, yan, fuel capacity yan. Yung upuan naman ni 450 SR okay naman, medyo malambot naman. Hindi pa masakit yung wet packs natin. Tapos yung clutch niya malambot. Yan o, suabe. Alam ko naka slipper assist clutch na rin to. LED na yung mga headlight, turning lights, saka tail light nito.
Pag may angkas yun, medyo matigas yung upuan nito, kaya medyo mas nahihirapan yung mga angkas. Depende lang kung sanay na umangkas yung iangkas nyo po. Braking system naman sa unahan, single disc brake, Brembo caliper, astig diba Brembo, ABS, tapos sa likod hindi siya Brembo, J1, kung hindi nagkakamali, disc brake din siyempre sa likod. Sa side mirror niya, madali naman itupi, smooth yan. Pag itataas or ibababa, madali lang siya. Kaya yung adjustment nito, malambot lang, hindi matigas yan. Chill ride lang tayo guys. Kahit nagmamadali tayo, may hinahabol tayong oras. Okay, engine naman, 2-cylinder, liquid cooled. Nasabi ko na kanina, transmission, 6-speed, 1 down, 5 up. Yung mga NK450 na bago, yun, mabenta yung ngayon. SRP nun, 262,800 lang. Kaso, wala pa tayong available stock ulit, sold out. Mabenta ngayon yun, kasi pinagaang na NK yun. Ang, hindi ako nagkakamali, 167 kilograms yung NK450 compared sa NK400 na 209 kilograms. Magaang, di ba? Tapos may traction control yun. Ito, walang traction control eh. Ito ang 450SR. Yun yung kagandahan dun. Sa vibration naman, wala akong naramdaman na pangit. Okay yung vibration. Normal lang sa ganong unit na 450. Bale, stock pipe to. Kapag naka pipe to, mas maganda tunog nito. Medyo may advantage yun pag sumisingit tayo. Narinig tayo, wala, sample truck o kotse, narinig ka na sumisingit ka, hindi mo na kailangan magbusina. Gamitin lang sa maayos kasi sample, nasa village bumbomba ka pa yun, kaya narereklamo. Bomba lang tayo sa highway para hindi tayo nakakaabala. Parang uulan, sana wag umulan. Pero may dala naman tayong kapote, kaya nakapakpak tayo. Mga 45 minutes yata na ako nagda-drive. Medyo nangalay na yung ano ko, kamay dito sa right kaysa sa kaliwa. Dito kasi merong galaw talaga. Dito kasi yung throttle. Bale, financing naman natin, Jocks Finance, para dito sa 450SR. Down payment, sinabi ko na kanina, 20% based on our SRP. Pero meron pa tong insurance, tsaka chattel. Kung di ako nagkakamali, 93,000 something yung total down payment na kailangan i-down. Requirements, 2 valid ID, proof of billing, COE, and post-dated check for monthly payment. Pwede rin naman auto-debit, pero sample, ang mga down mo, 30% to 40% or 50% in down payment. Pwedeng i-request ng auto debit. Pag 20%, kailangan talaga ng PDC. PDC po, post-dated check po 'yun, ang tawag. So, yung mga seaman o OFW, pero kailangan po na nandito sa Pilipinas bago mag-apply. Pwede rin, kung sample on board pa na sa ibang bansa pa, pwede naman mag-apply yung misis kung pinapadalan. Bale, ang kung walang trabaho si misis pero pinapadalan yung asawa po, pwede naman po ang requirements is 2 valid ID, proof of billing, 3 months remittance slip o yung 3 months bank statement, tsaka PDC pa rin. Kula rin, sample, gusto ng client na yung mag-apply, yung nasa ibang bansa, gusto na pagdating niya may motor. Yun. Pagdating niya, may motor na siya. Bali, i-release lang ng wife niya. Meron na nito yung mga scenario na nangyaring ganong kliyente. Yung last time na release ko, Z650, remittance yung income, seaman yung asawa. Yun. Na-release naman natin. Meron naman din na sample, cash tayo. Pwede naman bilhin yung motor, tapos iwan na lang sa store para pagdating ng client, o yung bumili, meron ng OCR. Kasi yung process ng OCR natin, 30 days to 60 days. Yung iba, sabihin, bakit dyan sa inyo ang tagal-tagal? Meron pa mas matagal sa amin, ibang mga competitor namin.
Kaya mayro pang 6 months eh, 4 months eh sa ibang store. Medyo kala nga namin kami na yung pinakamatagal, yung pala may matagal pa pala na mag-claim yung mga nagbibigay ng ORC sa ibang store o ibang outlet. Hindi ko na sasabihin kung anong mga store yun. Pangat naman yung ganun, di ba? Share ko lang yung mga reality kasi siyempre hindi naman pwede yung lahat na lang yung advantage yung sinasabi natin. Dapat kung nagbablog tayo, may mga sabihin na natin yung mga reality talaga nangyayari para aware yung client. Kasi kapag hindi natin na-explain sa mga bumibili ng motor, doon nagkakaproblema sa huli. At least bago bumili, na-explain lahat, walang problema. Safe Moto, may warranty na 2 years warranty sa engine, tapos 1 year electrical. Hindi kasama sa warranty yung mga gulong, brake pad, kadena, clutch lining, battery, ilaw, lahat ng consumable. Napuputol, napuputbot, hindi kasama sa warranty po yan.